Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today ang ating recipe ay Italian risotto con asparagi. Asparagi, it means asparagus guys. So kailangan nyo pong panoorin to para matuto kayo kung paano pagluto ng risotto. So guys, keep on watching. Guys, ganito ang paglinis ng asparagi. Tanggalin lang yung dulo para ka nagbabalat lang ng carrots. Okay. Yun lang dulo kasi yun lang naman ang matigas. Ganun. Pero hindi natin sasama yun dahil matigas na siya. Okay. Puputulin na lang natin maya. Puputulin. Tapos, putulan itong ano? Ganun. Ito putulan pa ng ano, maliliit. Dalawa. No, maliliit yan. Ah, maliliit to. Si. Kusi? Nakarando. Kusi, ah, okay. Guys, gagawa muna ako ng ano, parang soup. Dahil yan ang i-blend natin sa ating riso mamaya. Sa ating risotto. Sasamahan na natin ng isang milk cubes. Pwede rin dalawa. Kasi pag marami, mas maganda ang mas tama yung tipla niya. Okay. Guys, ilang grams? 400 na lang ng bukas na to. 400 grams. Para, para may pagkain na rin bukas. Pero guys, ang risotto, kinakain pag mainit. Yung masarap. Kaya pag nagluto kayo, pwede nyo kainin agad dahil masarap siya pag mainit. Hey guys, ito yung ating mga ingredient. Gagamit tayo ng butter. 35 grams. Isang sibuyas. Yung pinakadulo ng asparagi, pinutol natin dahil madaling maluto yon. Plus, yung dulo niya, tinadtad natin ng ganyang kaliliit. Plus, yung bigas. Yung bigas ay 400 grams. Olio de oliva. Parmesan cheese. White wine. At pepper. Okay? Yan po ang mga ating ingredient. Okay guys, magigisa na tayo. Butter. Itunawin lang natin yan. Huwag yung susunugin guys kasi hindi magandang butter pag sunog. Okay? Okay guys, isauté muna natin yung pinaka dulo ng asparagi. Saka natin siya tatanggalin pag medyo nasauté na. Dahil yan ang pang-design natin sa risotto. Pagluto na siya. Okay. Riso, rice. Rice, riso. Riso, free. Okay. Add salt ng konti. And a little bit pepper. Okay guys, okay na siya. Pwede na natin siyang iset aside.
Okay, yan na guys. Pre. Okay, lagyan pa natin ng konting olive oil. Saka na natin isunod ang onion. Yes, it hot na yan. Okay. Pero guys, yung laging niluluto ko noon sa ano, sa dati kong trabaho. At least, based on my experience. Guys, ayan, isasotay pa natin ng maging konting brown lang siya na huwag masyadong sunog. So, palutuin natin siya ng konti. Okay, guys, lagay na natin ang kalahati ng asparagus. So, palulutuin muna natin yan ng konti. Mga ilang minutes? 3 minutes. 3 minutes? Para okay. Isusunod natin yung rice. Okay, 3 minutes and then sunod na natin ang rice. Nga pala itong rice na to, ano, Italian rice. Aha, Italian rice. Hindi sure kung meron to sa... Meron naman siguro sa atin yan, yung ginagawa talagang risotto. Oo, yes. So meron na rin yan. Pero, kung wala, hindi yung riso natin hindi pwedeng pang risotto. Alam ko kung ano, dahil alam mo 4 euro ang 1 kilo. Yes, mahal nga pala tong mahal. Ano na to. Dito sa Italy compared mahal siya. Bigas sa Pilipinas. Oo, 4 euro magkano din yun. So, so guys, siguro yung mga nasa abroad na katulad namin na may asparagi at riso dito, pwedeng gumawa. Pero sa pagsa Pilipinas, ewan ko kung medyo mahirap yata hanapin ng pang risotto. Anyway, isi-share lang namin itong aming mga experience dito sa Italy. Okay guys, pepper. Okay. Guys, nagpapakulo nga pala kami ng ano, ng brodo, kung tawagin ay ang may ano na to, may nor cubes at saka konting carrots para maglasa lang siya ng konti. Ito ang pandadagdag natin sa risotto, siya yung pinakasabaw niya, pero konti-konting idadagdag. Ganun ang pagluto po ng risotto. Okay guys, almost ready na to at isusunod na natin ang rice. Okay, yan ang rice. Isosotay muna ng konti ang rice guys. Okay guys, ayan na, saute na muna natin ng konti. Hindi basta-basta tinutubigan yung ang risotto sa pagluluto. Gisa lang siya ng ganyan. Maya-maya pa natin lalagyan ng kanyang ano muna, white wine. Okay, sunod kasi na. Yung white wine nagpapalambot at saka yung texture niya pag may white wine. Oo, masarap pag may wine talaga. Wow, looks yummy na siya. Okay. Saute muna ng konti. Ito na ang white wine. Lagay mo natin. Amoy risotto. Amoy white wine. Sarap na niya. Mga ilang minutes? Maya-maya hanggang sa ma-absorb niya lahat ang wine. Tapos guys, pag na-absorb na niya yung ano, wine, unti-unti na nating lagyan ng kanyang soup. Yung pinakulo natin na brodo, kung tawagin dito sa Italy. Vegetable soup. Na meron na siyang lasa na nilagyan na natin siya ng noa. So, ayan. Medyo natutuyo na agad yung ano, sinipsip na ng rice natin. Saka lumalapit na yan. Oo. 3. Guys, ang risotto pag ginagawa, kailangan inahalo lagi kasi hindi siya kailangan matuyo, masunog.
sa ilalim. Simulan tayo mag-ano. So, mag-a-add na tayo ng kanyang ano, yung soup. Yan. Konti-konti lang guys ang pagdagdag dahil hindi pwedeng lutong-luto ang kanin. Kaya ngayon, sisimulan tayo ng halo ng halo. Yes. Haluin lang, haluin hanggang sa sipsipin uli ng rice. At saka natin dadagdagan uli. Okay? Hey guys, nakadagdag na uli ng mga dalawang scoop na ano na soup. So magiging okay. 15 to 17 minutes ang pagluto ng more, ano. Or more, depende yan sa siguro sa lakas din ng apoy natin. Pero okay, pero ang pagluluto dahan-dahan, di ba? Minimum. Okay. Ayan guys, malapit na siya. Kahit ang pagluluto dito ng risotto guys dito sa Italy, al dente rin siya, parang pasta. So hindi siya lutong-luto. Guys, malapit na siya. Luto na. Hey guys, medyo kalahati na ang ating oras. Mga 7 minutes pa. Ready na. Medyo it looks good naman, oh. Oh. Yung sabaw niya, oh, lumalakit na talaga. Okay. Para bang naglulugaw lang tayo sa Pilipinas. Lugaw, nilambot yun, ito na. Pero ang lugaw sa atin, iba, durug na durug ang kanin. Ito hindi. Iba, ang, yan ang, iba, kaya nga, risotto. Tinatawag nilang risotto. Italian masarap risotto. Masarap din ang risotto na. Pinapalitan lang nila na ano. Oo. Marami risotto. Naman klase siguro naman guys. Alam nyo, maraming klase ng risotto. May risotto mushroom, may risotto na zafferano lang, may seafood. So, ito, dahil season ng asparagi, so, ito ang nagustuhan naming lutuin. Okay? It's almost done. Okay, it's almost done, guys. Ilalagay na natin yung duluhan ng asparagi at saka yung butter. Lagyan uli ng butter para lang mag-ano siya. Hindi siya magdikit-dikit masyado. Mm-hmm. And then, lalagay na natin ang ating parmigiano. Maya-maya. Yes. 1 minute. Mga 1 minute pa. Okay. Okay guys, lagyan na natin siya ng cheese. Okay na. Okay. Na siya. Okay na to. At isi-serve na natin to guys. Mas masarap pag mainit. Yes. Okay. At tiki man na. Okay. Okay na siya. Okay guys. Plating na tayo. Yung naman gusto mo? Dalawa? Basta. Yes. Simula tayo na. Sa bunga. Okay. Okay. Ayusin natin. Ayan guys, ang sarap. Okay, konting parmigiano sa taas. Yes. Wow. Kain tayo guys. Yan na ba yung risotto? Bueno. Ito na guys, sarap. Tataba tayo. Kain tayo. Napakasarap. Italian recipe naman tayo. Parang ngayon week na to, puro Italiano. Yes, Italian recipe tayo ngayon. At para naman ma-experience nyo guys, habang pinapanood nyo kami, nakakita kayo ng ano, Italian food. Kung paano gumawa. Paano gumawa. So, kaya, yung risotto na yan, naririnig na sa restaurant sa atin. Mm-hmm. So, kung curious kayong malaman, maano, baka meron sila yung restaurant sa atin, order din kayo. Harap. Mm.
Shout out, Telma. Ito na. Kain ulit tayo. Shout out lahat sa mga anak ko, sa mga kapatid ko, sa mga subscriber na nagtitiwala sa akin. Guys, kung nagustuhan nyo ang aming video, like and share, at subscribe nyo na rin. At sana po pindutin nyo rin ang notification bell para lagi kayong update sa mga video namin. Guys, salamat po sa panonood. Bye-bye. See you on my next vlog. Ciao. Buona questa risotto.